At sa puntong ito, balikan natin si Lia Manyalak del Castillo, kaugnay ng isa na namang petisyon na laban sa Cybercrime Protection Act na nakatakdang ihain ngayon sa Korte Suprema. Lia. Kara, sa unang araw nga ng pagpapatupad ng Cybercrime Prevention Act ay inihain ngayon ng mga abogado ng Ateneo Human Rights Center ang ikawalong petisyon na humihiling sa Supreme Court na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng nasabing batas. Tulad ng mga naunang petisyon na babahala rin ng grupo sa animo'y e-martial law na mauulit daw ngayon sa pagpapatupad ng anti-cybercrime law dahil sa probisyon nito kaugnay sa online libel. Tila hindi raw nauunawaan ang mga gumawa ng batas na internet na ang paraan ng komunikasyon ngayon at ang pagpapanagot sa sinumang magpo-post ng opinyon o pahayag sa internet ay isang paraan ng pagdetail sa freedom of speech na karapatang nasa saligang batas. Nababahala rin sila sa Section 19 ng nasabing batas kung saan malaya ang Department of Justice na magsara o mag-restrict ng access sa isang website na sa tingin nito ay lumalabag sa anti-cybercrime law. Gusto ng grupo na pawalang bisa ng korte ang seksyong ito. Wala raw silang problema kung ang gusto ng gobyerno ay maging responsable ang publiko sa paggamit ng karapatan itong magpahayag, pero hindi raw dapat takutin sa paraang maaari ka namang makasuhan sa korte kung sa tingin ng iba ay libelous ang sinabi mo. Bukod sa TRO, hiningi rin nila sa korte na mag-schedule ng oral arguments para rito. Kahapon, hindi nakapagpalabas sa Supreme Court ng TRO dahil kailangan pa raw nitong pag-aralan ang naunang pitong petisyon na inihain laban sa anti-cybercrime law. Kaya naman dismayado ang grupo dahil tila hindi raw mahalaga ito para sa korte. Alauna mamayang hapon naman nakatakdang maghain ang isa pang petisyon, ang National Union of Journalists of the Philippines, laban pa rin sa anti-cybercrime law. Sa ngayon, Kara, wala pang pahayag ang DOJ kung sino na ang mamumuno o kung meron na bang komposisyon ang dapat na buuing cybercrime unit dito sa departamento. Kara? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.